hold-up na ihinulog pa sa bangin. Yan naman ang sinapit ng isang TNVS driver sa kamay ng mga kawatan sa Antipolo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nakagapos ng masking tape ang kamay ng lalaking ito nang matagpuan ng ilang residente sa isang bangin sa barangay Inarawan sa Antipolo, Rizal. Ang biktima, driver ng isang ride-hailing app na hinold-up at kinidnap pa ng mga suspect na nagpanggap na pasahero. Kwento ng biktima sa mga pulis, pasado alauna ng madaling araw nitong Martes nang sunduin niya sa Pasay ang tatlong suspect. Nagpahatid daw ang mga ito sa Maynila, pero pagdating sa destinasyon. Napansin niya na pinapaikot-ikot sila, binibigyan siya ng instruction na umikot-ikot. Hanggang sa bumaba yung isa, habang nag-antay siya, tapos nag-declare naman ng robbery hold-up na yung at kinarnap na yung sasakyan niya. Sunod na piniringan at ginapos ng mga suspect ang biktima. Mag-alas 6 ng umaga nang ibaba mula sa sasakyan ng mga suspect ang biktima sa kadinala dito sa bahaging ito ng sityo Inuman. Ang plano sana, barilin ang biktima. Yun nga lang, hindi kumagat ang baril kaya't itinulak na lamang nila ang biktima dito sa may bangin na ito na may lalim na 30 talampakan. Ayon sa isang residente, gumapang ang biktima palapit sa mga bahay para humingi ng tulong. Pagdating ko po doon, may lalaki pala doon na nakahiga. Conscious naman siya, nakakausap, na hindi rin makatayo. Sakit yung lower back niya. Nakatape yung kamay niya, tapos naka-blindfold din siya. Dahil itinapon sa bangin ng biktima, nagtamo siya ng injury sa gulugod o spine. Nasa ospital na ngayon ang driver at nakatakdang sumailalim sa operasyon. Tukoy naman na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspect. Pero di muna siya pinangalanan habang patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.